Ang inggit ang isa sa pinag-uugatan ng isang gulo at di pagkakasundo ng mga tao. Kagaya na lamang ng kwento na ito, nang dahil sa inggit ay ginawang miserable ang kanyang buhay. Kung nais mong malaman ang buong kwento na ito, ay pagpatuloy mo lamang iyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. May isang maliit na isla sa Lanhovdon na kung saan ang pamumuhay na meron sila dito ay napakasimple lamang, at ito ay ang Southern Sea. Nabubuhay ang lahat na nakatira dito sa pamamagitan ng pangingisda, sapagkat ang dagat na nakapalibot sa kanila ay biyaya ng Panginoon. Ayon sa kanilang mga ninuno, ang karagatan ng Southern Sea ang siyang naging regalo ng kanilang Diyos, kapalit ng pangakong ito ay kanilang aalagaan at poprotektahan sa kung sino man ang magbabalak na abusuhin ito. Mas kilalanin pa natin ang bida ng kwentong ito. Ang Southern Sea ay pinamumunuan ng isang napakagandang prinsesa, at siya ay si Kadita. Ang prinsesa na ito ay lubos na hinahangaan ng lahat dahil sa kagandahang taglay niya. Maliban sa pisikal na kagandahan na meron siya, ay mas lubos na hinahangaan nang nasasakupan ang pagiging matalinong babae at pagiging mabait ni Kadita. Maraming mga binatang taga-isla ang nais na manligaw sa kanya, ngunit ni isa ay walang nagtagumpay. Isa sa dahilan niya ay nais siyang maging katulad ng kanyang ama, ang magsilbi at mamuno sa kanyang nasasakupan. Kung kaya't ang kabutihan na meron si Kadita ay tila isang direktang refleksyon ng pamumuno ng kanyang ama. Sa kabila ng pagiging mabait niya, may mga tao pa din na hindi siya nagugustuhan, at ang ugat nito ay ang matinding pagkaingit sa kanya. Dahil sa matanda na ang hari ng isla na ito, ay inanunsyo na sa nasasakupan na ang susunod na mamumuno ay walang iba kundi si Kadita. Natuwa ang lahat sa anunsyong ito, ngunit may isang miyembro ng kanilang pamilya ang hindi nagustuhan ang balitang ito. Nakaramdam siya ng matinding galit kay Kadita sa kadahilan ng inaasahan niya na sa kanya ipapasa ang trono, sapagkat alam niya na may kakayahan siyang mamuno, ngunit ang pangarap na ito ay sinira ni Kadita. Ilang araw ang nakalipas matapos ang anunsyo ay may napansin na kakaiba si Kadita sa kanyang balat. May kung ano-anong mga butlig ang tumutubo sa kanyang mga balat at sa kanyang buong katawan. Lumipas pa ang ilang araw ay tila mas lumala pa ang kanyang kondisyon dahil sa parang unti-unting nabubulok na ang kanyang katawan. Walang maisip na dahilan si Kadita kung saan ito nagmula. Ang pangyayari pala na ito ay kagagawan ng isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Noong matapos ang anunsyo dahil sa sobrang galit niya, ay ginamit niya ang kanyang itim na kapangyarihan laban kay Kadita. Isinumpa niya ang prinsesa na nanakawin niya ang kagandahang taglay nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang malubha at nakakadiring sakit sa balat na walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang lunas para dito. Lubos na naawa ang mga tao kay Kadita dahil sa halos hindi na nila makilala ang prinsesa. Ang lahat ng kanilang nasasakupan ay nagtulungan upang gamutin siya. Ang iba ay umakyat pa ng bundok upang maghanap ng mga halamang gamot sa pagbabakasakaling ito ay gumaling. Ang iba naman ay pumunta ng ibang nayon upang humingi ng tulong sa mga magagaling na espesyalista. Ngunit ang lahat ng kanilang ginawa ay tila wala man lang nagawa kahit konting pagbabago. Patuloy sa pagtangis ang kawawang prinsesa dahil sa hindi niya matanggap ang nangyayari sa kanya. Dahil sa halos lahat ng paraan ay nagawa na ng lahat, unti-unting nagbabago na ang pagtingin nila kay Kadita. Ang noong laging pinupuri ng mga tao, ngayon ay tila wala na.
Sa pagbabago nito sa kanyang katawan ay kasabay din ito ang paglaho ng pagmamahal sa kanya at respeto bilang isang prinsesa ng Southern Sea. Ang iba sa kanila ay kinukot siya na si Kadita at tila nakalimutan na nila ang kabutiang ipinakita sa kanila ng kawawang prinsesa. Ngunit hindi naman ito masisisi ni Kadita dahil sa iba na ang kalagayan na meron siya ngayon. Hindi na siya lumalabas ng kanilang tahanan dahil sa nahiya na rin siya at wala nang natitirang kumpiyansa sa sarili. Ang tanging nakakarinig na lamang ng kanyang hinanging at pagtangis ay ang mga pader ng kanyang kwarto. Dahil sa matinding pagkalungkot, ay nagdesisyon si Kadita na lisanin na ang kanilang nasasakupan at wakasan na lamang ang kanyang buhay. Dahil sa nararamdaman niya na di na siya tanggap at pinandidirian pa siya ng mga tao dito. Isang gabi, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha, ay isang napakalakas na bagyo ang humahagupit sa dalampasigan. Unti-unting naglakad si Kadita patungong dalampasigan. Kidlat, lakas ng ulan at dambuhalang alon ang siyang nadatnan niya, ngunit tila wala na siyang pakialam. Habang palalim ng palalim ang kanyang nilalakaran, ay makikita mo sa kanyang mamuka na napabalot siya ng sobrang kalungkutan. At iyon na lang ang natitirang paraan upang matapos na ang kanyang pagdurusa. Maya-maya pa ay isang napakalaking alon ang humampas kay Kadita. At matapos iyon ay bigla na lang siyang naglaho kasabay ng paglaho ng kidlat at ng ulan. Sa pagdilat ng mamata ni Kadita ay nagulat siya sa kanyang nakita sapagkat napapalibutan siya ng mga kakaibang nilalang at ito ay ang mga ocean demons. Mas lalo siyang nagulat nang mapabaling ang kanyang mamata sa kanyang kamay sapagkat nawala na ang mga nakakadiring sakit sa balat na dumapo sa kanya. Ang lahat pala ng ito ay kagagawan ng mga ocean demons. Sinagip nila ang walang malay na si Kadita mula sa pusod ng dagat at gamit ang isang makapangyariang trident ay binasag nila ang sumpa na siyang nagbigay ng karamdaman kay Kadita. Ngunit dahil sa hitindi pa rin ng sumpa ay hindi na maibabalik ang dati pang malaporsilana niyang balat. Sa kanyang balat ay makikita mo pa din ang marka ng isang sumpa. At ito ay ang nagpapaalala din sa kanya na kahit gaano kakabait sa mga tao ay may pagkakataon pa din na kaya kanilang pagtaksilan. Kung kaya't galit ang kanyang nararamdaman sa mga tao. At dahil sa siya ay binayaan ng kapangyarihan ng mga ocean demons ay may kakayahan siya ngayon na kontrolin ang dagat at ang panahon gamit lamang ang isang trident. Kung kaya't ang trident na hawak-hawak ni Kadita ay isang regalo mula sa mga ocean demons. Ang mga mangingisda naman ay takot ng maglayag sapagkat ang ilan sa kanila ay nakaramdam ng bagsik ni Kadita habang sila ay nasa dagat. Sila ay nilamo ng isang dambuhalang alon at nalunod. Ayon sa mga nakasaksi, si Kadita daw ay tila naging kawangis na ng isang sirena, kalahating tao, kalahating isda. Ang ilan naman ay nagsasabing walang nagbago sa kanya. Isang magandang prinsesa pa din ang kanyang figura. Mula noon ay takot na ang mga tao na pumunta sa karagatan dahil sa alam nila na hindi pa sila napapatawad ng isang taong minsan ay naging tapat at mabuti sa kanila. Ngunit pinintasan at itinaboy dahil sa nagbago lamang ang pisikal na katangian nito.